Yun, welcome back guys sa ating channel, and this is Rod again from Rodworks TV. Ngayon sa video na to guys, pag-uusapan natin kung ano yung mga iba't ibang klase ng board, no? Na ginagamit natin, no? Nabibili sa mga hardware, nabibili sa mga planta, no? Kasi yung particle board, yung mga NDF board, tsaka yung mga natawag na machine press board, eh hindi natin minsan nakikita sa mga local hardwares natin. So, may access tayo sa mga iba't ibang bilihan yan, at pwede natin i-share namin sa inyo yan kung saan natin lugar na bibili ang mga laminated or yung tinatawag na melamine board. Bago rin pag-usapan yung melamine board, una natin pag-uusapan itong nabibili natin sa local hardwares. To, so, makapadali ng access nito. Kasi meron yan dyan sa paglabas natin ng daan natin, may hardware dyan. May nabibili kagad tayo na materials, which is yung 3/4 na marine plywood. Ano itsura nun? So, ito yun. Yan. Ito yung marine na plywood. So, ang brand nito is na Nebraska. So, ito yung brand na meron dito sa malapit sa akin na hardware. At nagustuhan ko yung durability, matibay naman. Yung ply niya mga guys, yan o. Oh. Yan. 8 ply ang meron siya. Sa pandikit niya, yung stiffener niya, para sa akin, matibay din. Laban sa tubig. No? Huwag lang siguro ibabad. Yung mga kitchen, tulo-tulo, kaya ng itong board na to, itong marine plywood na Nebraska. Okay gamitin ito. Sa mga pang-overhead, okay rin ito. No? Pang-carcass natin, gagawa tayo ng kahanang cabinet. Okay ito kasi i-screw na lang tayo sa isang panel. Okay na agad siya. Buo na agad. Then back panel, groove. No? Lagay ito yung one port. No? Advantages, una sa lahat, local hardware, marami nito. No? So, paglabas natin ng bahay, makakabili agad tayo sa projects na kailangan natin. No? So, ito may mga vetas yan. Ang ano lang nito, ang disadvantage lang na ito, need mo siyang lihain para kuminis. Tapos, a-apply ka ng primer, liha, tapos babataka mo siya ng putty, no? Mag-i-spot putty ka niyan o magpapati ka ng kabuuan niya para mawala yung pinakabetas niya. Tapos lilihain ulit, then tsaka mag-paint ng finish na paint na gusto mo o gusto ng client mo, no? So disadvantage para sa akin, medyo matrabaho ang proseso pagka gusto ng kliyente ay duko or semi-duko. Yan, medyo yun ang proseso noon. Liha, sanding, tapos primer, lacquer putty, tapos primer ulit, tapos finish na primer, finish na natin ng lacquer type kasi yun ang mga pangduko, mga lacquer type. So, okay naman. Okay gamitin. Basta yung ano lang, medyo maproseso lang. Maraming mga kailangan gawin para ma-finish mo siya ng maganda. Kung maganda talaga. Pero kung hindi naman ganun ka na yung budget at medyo okay na yung mga simiduko lang, okay, madali naman to. Kasi pag simiduko sa amin, inamin lang finish yan. Pinapakapal namin, liha, tapos yung mga procedure, technique lang na paggawa ng simiduko. Nga lang, pag bumili tayo ito sa mga hardware, check lang natin, kailangan tuwid. Yan. No, kasi minsan may mga bengkong ito eh. No? Kaya iba, ibang karpintero, ginagamit nila yung tinatawag na plyboard. No? Okay naman ang plyboard. Una, advantage ng plyboard, konti lang yung ply niya. Dalawa lang, para nakasandwich lang. Isang ply sa taas, isang ply sa ilalim, tapos yung gitna niya, yung mga ano lang, mga hindi naman ganun katigas na mga solid wood, yung mga malalambot lang yun, naka-slotted, no? At kagandahan nun ng mga plyboard, magaang siya, no? Magaang buhatin. Tapos pagkat sa circular o paglalagarin natin,
malambot siya kaysa sa marine plywood. Disadvantage lang ang pagka naman nabasa yung ating mga plyboard, na tinatawag na plyboard, madali siyang matuklap, no? Yan. Pag nabasa, ganyan na aangat. Now, next naman natin, itong local natin na marine, no? Local marine. Ano na may tsura nun? Ito naman yon. Yan. Local marine. Ang itsura ng local marine naman natin, yung ply niya, kung napansin nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, lima lang, no? Tsaka yung stiffener niya, hindi ganun katibay like dun sa marine kanina, no? Na marine plywood. Ito, local na marine lang. So, medyo hindi siya ganun ka ganda yung pandikit na ginamit dito, at medyo mas mababa siya ng presyo dun sa original na marine talaga. Ang marine talaga is umaabot yan ng 1.4 range hanggang 1.5. Itong local marine naman, nabibili natin sa mga hardware, umaabot lang to ng 1.2.1.1, no? 1.2.1.1. Yung plyboard naman, mas mura dun sa ordinary na marine. Kasi ang plyboard, nag-range lang ng 1,000 hanggang 1,050. Yan yan. So next naman natin, tapos na tayo sa marine plywood, tapos ordinary na marine, tapos itong plyboard. Next naman natin, itong 1/2. Yun. Ganyan naman yan, 1/2. Yung sukat ito, pag sa millimeter, 12 mm. Yan, kadalasan ginagamit naman ito, mga panga drawer box, no? So, mga depende naman sa load. Pag hindi naman nga, mga panties lang, mga brief, mga gano'ng maliliit lang ng mga kaha, pwede itong 1/2. No, tiyatakar lang to. Kaya pako, tapos pandikit. Yan. Yun ang 1/2. Ano may 1/4? Yung 1/4, manipis yun. Ginagamit naman natin itong 1/4, mga pambaking natin, pambackboard, doon sa likod ng ating project na kitchen, halimbawa, or wardrobe, ganyan, 1/4, manipis na siya. No? Next, naman natin, itong tinatawag natin na particle board. Ano naman particle board? Ano naman itsura nun? Ito naman yun. Yan. Napansin ninyo, para siyang corkboard, mga particle. Ang advantage, no need ka na mag-paint, no? Kasi naka-ready na siya na laminated, no? Naka-machine press na rin yung laminate niya, no? So, milamine yung pinaka-finish. Merong double face, no? Meron din single face nito, meron din siyang bare, no? Yung walang parehas. Parehas, walang kulay. So, particle board din to. Yan. Yan ang mga texture niyan. Marami siyang ding iba't ibang mga kulay na naka-ready dito sa dalawang face niya. Advantage ulit, mura, no? Kasi ito, isang board nito na 4x8, tulad ng sukat ng mga marine na 4x8 na yan, ito, umaabot lang range nito pagka maramihan, pag bumili sa planta, like World Class, like SUS, Unideco, umaabot lang ito. Pag bare niya, walang kulay niya, bare niya, aabot lang ito ng 900 to 800 per board, 4x8. Ito namang laminated niya, no, yan. Isa grade siya ito, pagka solid color, walang aspe, ano lang ito, 1050, yan, mura lang siya, no. Disadvantage, ano naman ang disadvantage ito? Mahina lang siya sa tubig, no? Pag nabasa sa tulad ng plyboard, na pagka nabasa, lumulubo ito, kumakapal. No? Ito sample ng nabasa. Yan. Pag nabasa, ganyan nakakapal. Yan. Tingnan mo yung aging niya, halos lumabas sa aging niya kasi lumubo na siya dahil naanggihan na siya ng ulan o tubig, nabasa na siya. Nalubo lang siya, guys. Yan ang problema sa kanya. So pagka yung mga aircon yung lugar, malalamig,
no? Nakaka-absorb siya ng kinaka mga moisture, nadandahan, lumulubo siya. 'Yan ang disadvantage niya, no? Tapos hindi siya ganoon ka-durable like marine na plywood, nga. Sa advantage, madali na kasi pag cut mo, mag-i-edging ka na lang. 'Yan ang advantage niya kasi ready na siya, may kulay sa kabilang. So medyo stress-free ka na. Hindi ka na ganoon kahirap na mag primer, magliha, tapos maglagay ka pa ng putty, tapos mag-finish ka pa, ito naka-ready na. Na, yun ang advantage. Disadvantage, lalo mo lang pag nabasa ng tubig. Tsaka hindi siya ganun ka durable like marine. Next. To, ang paborito sa lahat gamitin. Na marine naman ito na press wood, na machine press na plywood. So plywood pero laminated na rin siya. Yan, kabilaan niya. Double face. So meron din isang single face. No, itsura niyan ganito. Yan, laminated dito na marine, yung ply nito 11 ply. So ganun siya karami yung ply. Tapos ang pandikit nito, para sa akin, ito yung pinakamatibay. No, madikit talaga ito, matigas. Ay tunog niya iba eh. Pagka silangga mo siya, yung matibay siya guys, iba yung durability dito. Yung durable nito, para sa akin, ito na yung pinakamatibay na na-encounter ko. Kasi kahit sa plywood, pag kinakuya sa circular, yung mga plywood na marine, na ordinary, na bibili sa hardware, or mga Nebraska na brand, na mga imported na, na marine plywood, mas matigas talaga ito. Iba ang flexibility nito. Tsaka ito, kagandahan sa machine press na plywood, hindi ito inaanay, no? Anti-anay na ito. Tsaka matibay ito sa tubig, no? Lalo pagka na-seal na natin ito ng edging, pag na-edging natin yan, ganito na itsura niyan. Yan, pag na-edging na natin, ganito na kalabasan yan. Ito yung likod niya, ito yung marine na expose niya. Yan. Pag na-edging na natin, yan, yan ang finish niya. So, madali siyang sa proseso ng paggawa, mabilis to tulad dun sa particle board natin. Mabilis kasi wala ka ng tura, hindi ka na magliliha, hindi ka na rin mag pati-pati, tapos magliliha uli, tapos mag-finish ka naman ng ano, pag hindi naman pantay ang kulay, spray ka na naman uli. No? So, sa bilis ng gawa at stress-free, ito maganda. Matibay kasi marine na siya. Marine, tapos laminated na yung finish niya back-to-back. No? Marami siyang kulay. No? Yan, meron siyang ganitong kulay, yung walls plum. Yan, walls plum. Marine din yan. No? Meron siyang yan. No? May iba-ibang kulay like nito. Yan, brown. Yan naman. Oak wood. Meron siya. Meron siyang itong kulay naman. Yan. Tapos meron siyang para may pagkawengge. Yan. Maraming kulay itong marine na laminated. No? Meron din siyang gaytong pagka-brown. Yan. No? Meron siyang gray. Meron siyang off-white. Yan. Off-white. Tapos meron sa single face. Ang meron sa single face na marine laminated ay puti lang ang kabilang side. Kabilang side niya bare. So, ang kagandahan nito, pag sa bare naman, pwede kang mag-laminate. Halimbawa, gusto ng kliyente mo, machine press, pero yung kulay, halimbawa, wala doon sa mga kulay na pinakikita ko kanina. Pwede kang mag-laminate. Yan, so laminated. No? So, laminate, didikit mo dyan. Yan, so, one side niya, puti na sa loob ng cabinet mo, sa labas, pwede kang mag-laminate ng Unica brand. So, brand na ginagamit ko is Unica.
maraming kulay ng unika, no, na ma-match doon sa gusto ng kliyente mo. Ano pa ibang board? Meron naman tinatawag na MDF board. No, MDF board. Ano tsura nun? Ganyan naman yan. Yan, pag nakita nyo yan, yan tinatawag na MDF board or modified fiberboard. No? Ganun din, paglabasa, disadvantage muna tayo, paglabasa, nalobo rin. Tulad ng particle board. So, hindi siya ganun ka-durable sa tubig. Pwede to sa mga dry area lang. Halimbawa, mga wardrobe, okay to. Shurak. Tapos yung mga bed frames. Nga lang, ano siya? Bed frames. Pagka nag-map, yun, na-absorb na ito. So, medyo, ano siya sa tubig? Delikado sa tubig. Advantage. Advantage naman ay ganun na rin. Hindi ka na magpipintura. Yan, kasi laminated na rin siya. Yung mga back-to-back niya, laminated na, like this one. Merong white sa loob, tapos may gray naman sa labas, ganyan. So, edging ka na lang. No? Stress-free. Marami siyang mga kulay. Yan. No? Marami siyang mga kulay, guys. Yan. Meron din siyang parang bato. Yan. Yung gagandahan yan. Yan. May mga iba-ibang kulay siya na dala. So, back to back yan, laminated na, edging na lang. Yun naman ang natawag natin MDF. Ganyan ang itsura niyan. Yan ang texture niyan. Yan ang itsura niya. Kaya, para sa akin, mga guys, ang recommend ko lang talaga, kung gusto ng kliyente mo matibay, tapos mabilis para sa'yo, para gumawa ka, stress-free ka, tsaka hindi ka ganun kahihirap gumawa, okay to. Itong marine, matibay ito. Yan. Maganda stiffer nito. Hindi na to inaanay. No? Unlike to sa mga plywood, marine plywood, mga ordinary marine, no? Plyboard, pag naanay yan, sigurado, ngat-ngat yan. Kasi hindi ganun kaganda yung mga control ng nakalagay dyan na mga ano niya, pang pest control niya. Like this NDF, at saka yung particle board, saka yung marine press, hindi na yan inaanay. Laban siya yan sa tubig, lalo na yung marine natin. May na sa tubig, yung mga particle board, saka itong MDF board, no, MDF. Next naman natin, itong pambaking na ginagamit ko. So, one side niya, laminated niya, likod niya bare. So, ginagamit naman ito sa mga pambaking ng cabinet. Sinasalpak doon sa groove. Ito, groove. Di ba na? Groove. Sinasalpak lang natin yan sa groove. Ayan. Salpak yan. Diyan sa nakalagay. Ha? Ito, pambaking. Hindi kailan mahirapan sa backing mo kasi may finish na sa outer niya. Yan. Sa likod ng cabinet na lang ito. Ang ganyan. Ha? So, 1/4 naman yung pinaka or 6mm yung pinakakapal nito. Ginagamit ko sa mga pang backing. So, nasa inyo yan guys kung paano nyo, kung anong requirements ni client na gusto or depende sa budget na gustong ipagawa sa iyo ng kliyente mo. So, mura na particle board, mura, MDF board. Yun ang pinaka-advantage nila. Mura na sila. Tapos, laminated na yan. Yung particle, tsaka itong, ano natin, MDF. No? Mura na. Tapos, ano pa? Stress-free ka pa. Hindi ka hirap mag-paint. Preparation para pakinisin siya. Ito, makinis na agad. No? Kaya lang, disadvantage ulit, ito yung nalobo. Tulad ng particle. Yan, ganito na lobo. Ito, particle board, meron siyang bare. No? Ganon din sa, ano, sa modified or MDF, meron din yung one side na bare niya, one side may kulay. Meron din siyang ganitong klase na both side niyan, raw materials siya. So, pwede mo siyang iduko or paint or pwede mo siya i-laminate. No? Yan.
Yan ang mga itsura ng particle board. Yun lang, paglabasa, ano problema natin? Ano matibay sa tubig, no? Para sa akin, okay ito. Ito tinatawag natin na PVC board. Yung PVC board, yan yung itsura niyan. Yan, ito talaga, kahit babaran mo ito ng tubig, dahil PVC ito, medyo matibay talaga ito. Hindi ito, ano, kadalasan ginagamit ito, nilagay ko ito sa pagitan ng mga cabinet sa kitchen, dun sa mismong sink. Yan, ito nilalagay ko, yung PVC board. Yan, medyo mataas lang, medyo mahal lang siya. Ang isang board niyan, umabot yan ng 2,800. No, medyo mahal. Itong marine laminated natin, isang board dito, no? Dahil sa medyo ano na, double page na siya, hindi ka na wala ka nang intindihin kundi yung aging ka na lang. Ang price ng isang board nito na 4x8 2,400. No? So ngayon, ang price nito sa ngayon tumaas na lalo dahil sa demand. Ang umaabot na to ngayon ng 2.6 to 2.7 isang board nag-range. Pero may nakukuha na pa tayo na sa supplier ng Unideco binigay sa akin 2,450 isang board. So kailangan natin kasi may kitchen project tayo at para sa akin yung machine press na laminated na marine matibay tapos madaling trabahuin. No? Unlike doon sa mga local plywood natin at saka yung mga marine plywood na bare, na wala rin kulay, matrabaho kasi mag-paint ka pa, mag-sanding-sanding ka pa, magliliha ka pa. So, depende pa rin, no? Kasi kami, pagka yun ang gusto ng client natin, tapos yun ang range ng budget, medyo mababa, pwede rin gamitan ng ordinary plywood. Pwede gamitin natin ang flyboard. No? Nasa inyo pa rin yan, guys. Yun lang, magkakaiba lang sila ng price at magkaiba sila ng quality rin. So, yun ngayon, guys, sa video natin. Yun lang muna i-share ko sa inyo na pwede natin magamit at sana makuha na ninyo ng diskarte. At kung may comment kayo, guys, comment below kung ano mga pwede natin sagutin at mga tanong na pwede ninyong itanong sa amin na pwede ninyong sagutin. Sagutin natin yan, mga guys, para pare-parehas tayo umangat. Thank you mga guys. Ingat kayo dyan. So kung like mo magandang mga video mga guys at ito mga content, mag-subscribe ka at pinutin mo yung bell notification para updated kayo sa mga video na upload natin. So samahan nyo mga guys. Tuloy tayo.